Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa atin? Mayroong nagpapadala sa akin na video tungkol sa imahin ng Our Lady of Mediatrix sa Lipa na dumadaloy ang mga mabagong langis. Ito po ang naturang imahin, mga kapatid. Makita ninyo, nagsimula umano ito ang pagdaloy sa mabangong langis sa naturang imahin. Makita nyo sa kamay, sa ilong. Oh. Noon pang Holy Week, at sabi ng pare, alam na ito sa local church nila, pero sinisikreto umano. Ito po, makita nyo ang kamay, mga kapatid, no? Na langis mula sa naturang imahin. At napakabango ng langis na ito na dumadaloy sa imahin ng Our Lady of Mediatrix sa Lipa. Sabi ko sa kaibigan nating pare, di ko pangalanan ang kanilang diocese, at dahil sekreto o mano yan, ating ipaalam sa mga eksperto, lalo na sa eksperto sa mystical phenomenon. Kaya pinaalam ko kay Father Winston Cabading, at sabi ni Father Winston, kung ang istatwang ito ay galing sa Lipa mismo connected, abay, napaka-peligro. Kaya huwag agad maniniwala na ito ay kababalaghan na nanggaling sa Diyos. Bakit? Bakit? Meron bang posibleng mawawala sa atin pag tayo'y maniniwala na itong imahe na ito ay ang kababalaghang nangyari ay galing sa Diyos? Posibleng meron. Pero, wala po bang mawala sa atin kung hindi tayo agad maniniwala at makinig tayo sa eksperto? Wala. Ito ang tatalakayin natin. Samahan ninyo ako. Sandali lang, adjust muna pala tayo dahil nagsagawa kasi ng National Convention, nag-ibang microphone na ginagamit. No, sandali muna ha, adjust muna tayo ha. Okay, sige, balik natin. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Una, ang layunin po natin sa pagtalakay na ito ay upang magabayan ang karamihan. Dahil kahit pa na sinabi ng kaibigan nating pare na sekreto umano ito, mga kapatid, sa kanilang diocese, pero alam nyo ba, kumakalat na pala sa social media. Nakita ko kanina na kumakalat na sa social media. At daming nag-comment, may mga comments na pinaniniwala ang milagro talaga. No? Ito'y isa sa mga kumakalat na breaking news umano, shower of petals, Our Lady of Lipa Mediatrix of all grace
is manifesting again with her statue. Enters and another fresh shower of rose petals. Mga kapatid, ano po ba ang opisyal na panindigan ng simbahang Katoliko, lalo na sa Roma at sa CBCP, tungkol dito? Para hindi tayo maligaw, ating tatalakayin para mag-guide kayo batay sa inilabas na imbestigasyon sa Vatican, dahil sabi ng kaibigan nating pari, iwala umanong desisyon ang Vatican tungkol dito. Pero sabi ni Father Winston Kabading, ano yun? Fake news? Kaya pakita natin ang desisyon sa Vatican, yung kaugnayan sa Our Lady of Mediatrix sa Lipa, mga kapatid. Buksan muna natin sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit they may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta sa lahat ating mga kapatid, no? Unang video na ipinadala, ito ang picture, ang kamay na may langis na mabango man, no? Yung ilong na may dumadaloy na langis, no? At yung kamay mismo ng pari na nag-video nito. Okay, oh. Galing sa naturang imahin. Sa Our Lady of Mediatrix of All Grace na connected sa Lipa. Kaya kahit sikreto ito sa naturang diocese, mga kapatid, sikreto ito, pero may kumakalat sa social media. So, di natin pangalanan ang diocese. I-guide namin kayo, mga kapatid, upang di kayo maligaw. Batay din sa guidelines ng mga eksperto sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Nang pinaalam ito sa akin sa kaibigan nating pari, nag-contact agad ako kay Father Winston Kabading, Order of Preachers, Dominican, isang exorcist, founding father sa Philippine Association of Catholic Exorcists, upang ipaalam itong kaganapan sa kanilang diocese. At sabi ni Father Winston, the statue is a Lipa statue, therefore already suspect. Next. Doon tayo sa malinaw na pahayag niya, ha? Tayo sa malinaw sa conversation namin, at ito'y ipinoward ko naman sa kaibigan nating pare sa naturang diocese. No? Sabi dito, the statue is a Lipa statue, therefore already suspect. Next. Has the oil said to exclude from the statue been examined as what kind of oil?
Has the statue been scientifically examined as to remove doubts and skepticism? Unfortunately, in Batangas, maraming mga ganyang extraordinary phenomena. Yun po ang unang pahayag ni Father Winston. At pinadalhan din ako at ipinorward ko yung pital sa rose na may mga kita talaga kayo, mga kapatid. O, tingnan niyo. Imahin ng Mahal na Birhen Maria, no? Nakita niyo ba? Oh, so, yun. Sa pital yan ng bulaklak na rosas. At hindi lang yan. Meron pa. Isa, ipinadala. Makita natin dito sa naturang pital din na umuulan umano galing sa sinasabi nilang alids na naghimala. Oh, di po ba? Parang imahe ng ating Panginoong Heso Kristo. Oh, makita ninyo. So, ano po ba ang pahayag para magabayan tayo ni Father Winston Cabading, isang exorcist at expert ng mystical phenomenon? Sabi niya, tapos iyong petals, hindi siya unique. Ganon din iyong salipa apparition. The Vatican said, it is not from God. Tapos, meron ding sa Malolos, Bulacan. Meron ding sa Mountain of Salvation sa Batulaw, Batangas. Dati, in short, what is it for? Just for tickle curiosity? Not something to bring people to conversion to holiness. Ito iyong sabi ni St. John of the Cross na admiratio, which has at its base demonic deception to lead people focus on the extraordinary instead of the ordinary path to holiness and love of God. Yon ang unang message ni Father. At pinabot ko sa kanya, mabango ang sabi ng nagpadala sa atin na kaibigang pare, mabango ang naturang langis. Oh, ito ang sabi ni Father Winston. But the smell of charism is as varied as the place it is concocted. It is olive oil with other earthly fragrance added. To be truly heavenly, the smell must not be something that is commonly smelled on earth. When bodies of saints are exhumed, for example, eyewitness mention of a fragrance totally unknown and lingers very long, far and wide. Yun ang pahayag ni Father Winston, mga kapatid. So, sabi niya, meron pa siyang sinabi na ito, pakita ko ang sinabi niya na forward ko na ito sa kaibigan nating pare. So, by that alone, they are not true Marian devotees listening to the church. Bakit? Meron palang official na napahayag, investigasyon ang Vatican at ang CBCP may guidelines. Pero may disobedience umano sa mga nagpakilalang devotees, Marian devotees sa connected sa lipa, mga kapatid. Sabi niya, so by that alone, they are not true Marian devotees listening to the church. They only want to listen to their own.
They listen if it pleases them. Pag di sila agree, reject. So sila ang basis ng truth, hindi ang discernment ng simbahan. Oh, kailangan talaga yung discernment at lalo na yung mga eksperto sa discernment of mystical pinuminon, mga kapatid. No, kailangan talaga. Now, sabi niya, kapatid, sabi ni Father Winston, i-download mo ang mga dokumento at ibigay mo sa pare para magabayan sila, dahil ang kaibigan nating pare ay humihingi din ng gabay, no? Sabi ni Gavin Asiak, ayaw sumunod sa Vatican kasi yung local bishop noon nagbigay ng approval. Yes, nagbigay ng approval ang local bishop, kapatid Gavin, but nasa desisyon. Pakita ko sa inyo ang desisyon, mga kapatid. Pinawalang visa ng Vatican ang decree ni Archbishop Argeles noon. Oh. So, noon pang 2018, napos na sa exorcism sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism, itong mga dokumentong ito para magabayan ang ating mga kapatid. Sabi sa kanilang pag-post dito, obedience is mission. I have come into this world to do the will of the Father who sent me. At kinukot nila si Padre Pio. Okay. At may naka-attach diyan na sulat galing sa CBCP para magabayan kayo. Circular Letter 16-05 noong Hunyo 1, 2016 pa ito. Ito po ang mabasa natin. May lagda ito, mga kapatid, sa Secretary General ng CBCP na si Father Marvin Meja. Oh. Your Eminences, Your Excellencies, and Reverend Diocesan Administrators. Subject, Decree on the Presumed Apparitions of the Blessed Virgin Mary at the Carmelite Convent in Lipa, Philippines. Peace in the Lord. The Congregation for the Doctrine of the Faith has responded to the query of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines regarding the presumed apparitions of the Blessed Virgin Mary at the Carmelite Convent in Lipa, and copy of the reply is enclosed herewith for your consideration. The Holy See decrees that in 1951 decision of the phenomena as lacking supernatural origin is a decision of the Supreme Pontiff and therefore definitive. Oh, see? Decision din, hindi lang sa Congregation of Doctrine, mga kapatid, kundi Congregation, sa Santo Papa pa rin, no? Na nakita natin, no? Okay. Ngayon, ito po ang bahagi sa naturang inilabas na desisyon sa Vatican. Mataas ito, pero yung bahagi lang ang ating babasahin, mga kapatid. Ito, ipakita ko sa inyo ang desisyon, no? Ng presumed apparition of the Blessed at the Carmelite Convent in Lipa, Philippines. Batay dito sa decree, the matter of the alleged apparitions of the Blessed Virgin Mary in the Carmelite Convent in Lipa, Philippines was first examined
by the Congregation for Doctrine of the Faith in 1949 after a thorough study of the available evidence, including the testimony of the priories of the convent. On March 28, 1951, the congregation, then known as the Supreme Sacred Congregation of the Holy Office, declared the events in Lipa to give no sign of supernatural character or origin. This decision was confirmed by His Holiness Pope Pius XII on 29 March 1951. Dinitalye ito, mga kapatid, ito ang detalye, mataas ito, pero babasahin natin yung huli, yung decision, no? Okay. Ito sa paragraph 13 muna, no? Subsequently, after further correspondence from the Archbishop, the Congregation for the Doctrine of the Faith, in a letter dated 27 September 2010, once again explained to Archbishop Argiales the definitive character of the declaration of 11 April 1951 and authorized him to make his known. The letter also directed the Archbishop to resolve the newly established commission studying the phenomena of Lipa immediately, an order which the Archbishop did not heed. Finally, the same letter urged Archbishop Argiales to promote authentic Marian devotion within the Archdiocese, adhering to the yan po mga kapatid, yung decree na lang tayo, ito decree. Mataas ito, dito tayo sa decree. Ito. That in the light of the fact that the declaration of 1951 was the decision confirmed by the Supreme Pontiff and therefore definitive, consequently the matter of the phenomena of Lipa is not subject to the authority of the local diocesan bishop, canon 333. Therefore the decree of Archbishop Argiales dated September 15, 2015 is null and void. Furthermore, this congregation confirms the definitive nature of the April 11, 1951 decree by which the phenomena of Lipa were declared to lack supernatural origin. So, yon po ang sa Vatican mismo. So, binigyan ko ng kopya ang kaibigan nating pari dahil lumingi siya para mag-guide. At ito rin ang bahagi sa guidelines ng CBCP. Yon pala na may lagda yon, mga kapatid, no? May lagda yon, galing sa Vatican mismo ito, given at the office of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Rome, December 11, 2015. Yon, may lagda sa mga authority ng simbahan, kaya mag-ingat talaga. So ang CBCP merong pastoral guidelines for
bishops and private devotion to our Blessed Mother Mary, Mediatrix of Grace. So, ito po ang bahagi sa kanilang inilabas na pastoral for bishops. Guidelines. Ito po, ipakita natin mga kapatid. Una, makita ninyo, ito po, the faithful should be encouraged to continue their devotion to our Mother Mary, Mediatrix of Grace. The belief and the practice go back in the 4th century. Yan po sa paragraph 1. Paragraph 2, the faithful are to be instructed that the devotion should be separated from the reported apparitions in Lipa in 1948. Pwede, ibig sabihin, pwede mag-devotion sa Our Lady of Mediatrix of Grace. However, sa paragraph to, sa pastoral guidelines, mga kapatid, for bishops on private devotions to our Blessed Mother Mary, Mediatrix of Grace, sabi diyan, the faithful are to be instructed that the devotion should be separated from the reported apparitions in Lipa in 1948. The faithful are to be told that on April 11, 1951, the Holy Father Pope Pius XII approved the decision of the body established by the Vatican to investigate the alleged apparitions. The decision was that the alleged apparitions were of non-supernatural origin and character and were not to be believed. The faithful are to be clearly informed that on December 11, 2015, the Congregation for the Doctrine of the Faith issued a decree approved by the Holy Father Pope Francis, reiterating the 1951 decision and thereby nullifying a local decision that the apparitions were worthy of belief. Yun ang si Pope Francis nagpalabas din. The faithful are to be, sa paragraph 5, believe in the authenticity of the alleged apparitions in Lipa is not to be fostered. Local ordinaries are to be ensured that no public activity of the faithful is conducted that would promote this belief. For such activity would be contrary to the definitive and expressed judgment of the Holy Father. In belief, the belief in the private devotion of our Mother Mary, Mediatrix of all graces, is centuries old and should be fostered as a private devotion. But it must not be based on the alleged Lipa apparitions, and two popes have already judged as inauthentic. CBCP Commission for Doctrine of the Faith, July 9, 2016. Yun po mga kapatid, meron pong official talaga na guidelines ang CBCP at ang Vatican para di tayo mawala. At muli naman itong lumitaw ngayon dahil sa bidyong ito, sa picture na ito, kita natin na ang mabango na langis dumadaloy sa naturang imahin, sa imahin ng Our Lady of
mediatrix sa lipa, mga kapatid. Kaya daming mga kapatid natin na agad-agad naniniwala tungkol dito, lalo pa na sabi nila, mabango talaga. Oh, ito, kita nyo. Mabango talaga. Pero, malaki bang mawala natin pag tayo'y maniniwala na ito'y galing sa Diyos? Sigurado, malaking mawawala sa atin. May mawawala ba sa atin kung hindi tayo agad maniniwala na ito'y galing sa Diyos? Walang mawawala sa atin dahil obedience po tayo sa simbahan. At may inalabas ang simbahan, mataas yun. Oh. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganyan. Alam nyo naman, naunan nating tinalakay, di po ba? Na pag ang demonyo'y magbigay ng himala, ang kanyang ibigay, 99% tunay. O, ingat yan. Mag-ingat sa 1%. Bakit? Dahil yung 1% na kanyang ibibigay, yun po'y gigiba sa 99. Naalala nyo ba yung kaso sa isang nagiging Mother Superior pa sa Cordova, Spain, na si Mother Evangeline de la Cruz? Di po ba ang daming mga may sakit na gumagaling sa kanyang panggagamot? Pero pagkatapos sa ika 40 years, doon na laman na ang kanyang nakilala siya bilang walking saints. Walking saint. Akala nila banal, the living saint. Pero walking possessed pala. Kaya mag-ingat talaga, no? Huwag agad-agad maniwala. Makinig tayo sa busis sa simbahan, makinig tayo sa busis ng eksperto. Okay? Dali muna, subukan nating makapasok ngayon sa punto por punto, mga kapatid. Okay? Okay. So, Okay, sandali muna. Sandali muna ha. Pasok muna tayo sa punto por punto. Okay, sandali mo na mga kapatid. Oh. Okay. Pasok muna tayo. Sandali ha. Okay. Pasok muna tayo sa sino ang rabi
At saka ano, marami nag-tumatanggi na naging member ako ng entry, pero yan sinano, kilala ako niyan dahil isa yan sa mga nag-video sa akin nung performance ko sa SDA nung ako ay ako daw yung demonyo doon sa pulpit. Ako yung drama-drama namin siya yung nag-video nun, siya yung nag-upload dun sa YouTube, kaya hindi niya hindi pwede makalimutan ako noon. At siya, I witness ko yan sa pagiging SDA dati, no? Pero ngayon, welcome natin si Brother Wendell Talibo. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell. Brother Wendell? Sandali muna, Brother Jando, ha? Kumusta signal ko dyan? Okay naman. Oo, nag-adjust pa ako, Brother Jando. Okay, so papaalam ko bukas, mayroon tayong testimony na ipaparinig sa inyo dahil nandito ngayon si Brother Dave para sa kanyang testimony, no? So record ko yung testimony niya, tapos panoorin natin bukas ng gabi. Okay, so dito ako ngayon sa kay Rex Aguilar. Brother Rex Aguilar, good evening. Good evening po, peace be with you. Meron ko dalawang bahagi na katanungan. So unang bahagi, kasalanan po ba maglibing ng buhay na tao? Kasalanan maglibing ng buhay na tao? Ba't malilibing yung buhay na tao? Kasalanan siya. So, sa panahon, pag sinabi po ng doktor na patay na tao, pwede itong ilibing. Teka, hindi ko mag-gets, ha? Unang-una, pag naglibing kayo ng buhay na tao, pinatay nyo yun. Mm-hmm. Pangalawa, pag sinabi ng doktor na ano? Na yung tao ito ay patay na, pwede na itong ilibing. Tama po ba? Patay, pwede na ilibing? Aba, sinabi ng doktor, ng tao to, wala na sign of life, pati niklaran clinically dead, kasi doktor siya eh, patay na talaga yung tao, pwede na siyang ilibing, tama po ba? So pagkakaalam ko, hintayin pa yun ng 24 hours para makonfirm talaga. Bars. So pagkakaalam na ng doktor, pwede na yun, kasi patay na talaga, tama po ba? Hindi, ano pa yan? Dadaan pa yan ng balsa mo, tapos ilang araw ng vigil. Dadaan pa yan bago ilibing, kasi yung mga mahal sa buhay, magre-reklamo naman nyo kung maliban na lang sa Muslim. Pagkamatay sa umaga, pagkagabi, libing na. Basta didiklaro ng doktor na patay na, pwede na ilibing, tama po ba? Bawa, Muslim, namatay, didiklaro ng doktor na patay na, pwede na. Kanila, siguro, nililibing ka agad, last silang vigil eh. Okay, good. Noong panahon ba na Jesus Christ, mayroon na ba doktor? Meron doktor sa panahon ni Kristo, pero wala pa sa kanila yung gaya sa ginagawa sa atin ngayon. Pero yung doktor sa kanila, may panahon nila, may doktor na. Okay ba sa Mark, yes. Mark 2 verse 17? Okay, Mark 2:17. Ito sabi sa Mark 2:17, narinig ito ni Jesus kaya siya ang sumagot. Hindi na nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit, naparito ako pagtawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Anong tanong mo rito? So, paano na Jesus kaya may doktor na pwede magsabi kung ang tao ay buhay o patay na, tama po ba? Ay, hindi! Mali! Ang tinutukoy dito, may sakit. Ay, actually, talinghaga lang ito eh. Talinghaga ito na ang mga may sakit gaya ng lagnat, ubo, sipon, tipdas, nangangailangan ng doktor yan, kahit dengue, nangangailangan ng doktor yan. Oh, yun ang sabihin doon, ang makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas. Yun ang sentido ito. Ba't mo nasingit bigla na ang doktor sa kanila, pag diniklara patay, patay na? O tayo, may tinatanong ko lang, kung panahon ni Jesus Christ, sino nagdideklara na kung saan tayo patay na o buhay pa? Di ba doktor din po ba? Wala, hindi ko alam kung sino nagdideklara. Brother Angel, may alam ka ba rito na noong unang panahon, dinideklara talaga ng doktor, time of death, ganito, ganon? Bro, lagi ko sinasabi, no? Ang the Bible should be interpreted according to the context. Tandaan niyo po, ang nangyayari kasi ngayon, pag nagbasa ng Biblia yung tao, ikinukumpara niya yung panahon ngayon. Ngayon, yun ang problema doon. Yes. You cannot compare yung situation during that time and the time now. During that time, may doktor man yun. Siko, napakahirap hanapin, bro. So if in case na may magkasakit man doon, sila maghihintay na lang yun. Kung walang mang pera, walang doktor,
Siyempre mahirap po talagang umanap ng doktor, no? not like now. So don't compare it, bro. Huwag mong i-compare doon. Tandaan natin na Bible should interpret it according to the context. Tandaan po yung situation during that time, yung binabasa yung Biblia, huwag na huwag yung ikumpara dito. Kaya kasi dapat magkaroon ng theology study. May magtuturo sa atin at magpapaliwanag ng Biblia. Huwag po tayong Bible reader lang. Maliligaw po tayo dyan, mga kapatid. So yun po yung ano doon, no? The context is, hindi mo pwedeng ikumpara the situations during that time and during this lalo na ngayon 2022 na. Maling ano lang po yan, maling context po. Salamat po. Yes, maling context. Hindi naman totaling hanggang na may meaning ito na makasalanan ng nangangailangan ng tagapagligtas. Eh doon si Kristo sa cross, may nakita ka ba? May nabasa ka ba? Doktor, lumapit? Ah, dead ball na to. Meron bang ganun? Doon sa namatay si Lazaro, may nabasa ka bang may nagdeklarang doktor, patay na to. Oh, living nyo na yan. O doon sa babae na, ano, batang babae na binuhay muli ni Kristo, may nabasa ka ba na may doktor na nagsabi, patay na to, dead ball na to. Wala naman eh. Para tayong sabadista niyan, pag nakabasa ng seventh day, deklara agad, tinan nyo kalendaryo nyo, anong seventh day dyan? O, Saturday, ayun, Saturday yun. Parang ganun, bata. Okay, niliteral naman niya yung parang figure of speech about Jesus. Ang kung tingnan natin ang gospel, ang apat na mga evangelista na confirm na si Jesus patay na sa cross. At si Simon na taga-Arimatea, di ba? Migay siya ng pahintulot ni Pilato na kunin niya ang katawan ni Jesus. At pagdating ni Simon Arimatea, is patay na ang ating Pahinasos, confirm ng patay na. Pero yung tanong niya, panahon ng mga apostol, mayroon bang doktor? Siguro si doktor, si St. Luke, hindi lang yung isang evangelist, isang doktor, at saka isang painter. Yun siya ang dahilan na siya ang unang nagpinting sa Mother Perpetual Health ni Mama Mary. So, bakit doon lang? Sige. Sige, kung ayaw ba? Yun, baka, yun lang, with due respect sa ating kapatid na nagtanong, yung binanggit niyang sitas, niliteral niya eh. Niliteral niya. Hindi naman yung literal. Linaw na yung sagot, Brother Dando, na ang ibig sabihin sa ating Panginoon, yung mga makasalanan may pinarituhan ni sa ating Panginoon para maligtas. Figure of speech lang yung doktor na sabi niya, ang doktor, kailangan ng may sakit. Nangailangan ng doktor. Sino ba ang may sakit? Yung mga makasalanan. Yun ang ibig sabihin. Yun lang, Brother Dando. Maraming salamat. Lagi mo na itanong yung Brother Rex. Okay. Tanong kasi, di ba nakarang December, January, si Brother Romel ng Israel pinasyal tayo sa Israel. Sa may lugar doon na nilibing si Mama Mary. Tama po ba? So, tanong ko dyan, si Mama Mary ba nung nilibing ng mga apostol, patay o buhay? Nilibing? Wala akong naalala may ano na nilibing. Nilibing ba si Mama Mary, Brother Wendell? Ang alam ko, nawala yun eh. Brother Wendell? Yung grupo ng Orthodox, meron silang dormisyo. Yung dormisyo, yun po ang pinaniniwalaan na doon nakahiga ang Mahal na Birhen Maria nang dumaan siya sa kamatayan at katawan at kaluluwa ay siya pinaakyat sa langit. Yun po ang dormisyo, pero hindi yun libingan. Ayun. Brother, yan daw. Oh. Yung mahilig po ako sa yung Discovery Channel. Oh. Yung Discovery Channel, sinesearch nila kung saan nalibing San Pedro, San Pablo, San Andres, mga apostol. Alam nila. Ngunit yung libingan ni Mama Mary, hindi nila na-discover dahil wala hindi yung nalibing. Yung Discovery Channel, mahilig ko sa noon sa Discovery Channel para mayroon tayong kalaman. Iwala silang na-discover na libingan ni Mama Mira dahil hindi siya nilibing before sa tradisyon. Bati ang soul siya dinala sa langit. Oh, yun. Brother okay. Rex, okay. Ba't mo pala naitanong yun? Ba't mo pala naitanong yun? Anong kinalaman dito sa doktor? Kasi hindi naman tayo pwede maglibing ng buhay. Kaya pag nilibing si Mama Mary, saludadong patay. Pero kung ilang segundo, minuto, oras, araw bago siya nakasalangit pagkalibing, yun hindi ko alam. Ah, so ang tanong mo pala is leading question pala yon tungkol kay Mama Mary. Yes, kay Mama Mary. Kasi yung tanong na, kasi may tradition akong narinig dati
si Mama Mary, nilibing ng mga apostol, tapos may mga, nung namatay siya, pasyukwata nabasa yun eh, yung mga namatay si Mama Mary, tapos tinususin siya, may mga kandila, walang namatay kahit isang kandila, by tradition lang yan na narinig ko, then nilibing siya, si St. Thomas wala daw sa panahon na yon, nung time na nilibing si Mama Mary, pero nung dumating si St. Thomas, nag-request siya kay St. Peter na buksan yung libingan ni Mama Mary para magbigay na siya bagalang sa kanya, makalis sa paan ni Mama Mary. Nung binuksan yung libingan, wala na yung body ni Mama Mary. So, assumption nila na si Mama Mary nakit sa langit na body and soul. Yun na rin ko sa ibang tradition story. Brother Wendell, ano masasabi mo doon, Brother Wendell? Ang mga apostolis batay sa history, sila mismo ay saksi sa pag-akyat ng Mahal na Birhen Maria, katawan at kaluluwa. Okay, dyan lang sa unang bahagi. Sa kalawang bahagi naman po tayo. Yes, ano yung kalawang bahagi mo? Pakibasa yung Numbers chapter 22, verse 28-30. Okay, Numbers 22, 28 hanggang 30. Ito sabi dito. Yan. Ngunit, pagsalita ni Yahweh, ang asno, pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Bakit tatlong beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong mangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot. Hindi, sagot ni Balaam. Ang tanong mo rito? Literal ba nagsasalita yung asno dyan? Okay, literal ba nagsasalita yung asno? Okay, tanungin natin si Brother Wendell ito. Brother Wendell, totoo ba daw nagsasalita ang asno? Okay, sandali. Sa pagkakaalam ko, talaga nagsasalita itong asno eh. Sandali, una. Bigay mo na sa mga kasama. Nag-adjust ako dito, bro. Okay, Brother Junre. Yes, bro, dyan daw. Ano yun, bro? Hinahanap ko yung term na yung sa term na ano. Anong talong, bro? Ulula ng propeta. Mayroong ano dun eh. Tungkol kay Balaam yun. Sige, Brother Junre, totoo literal ba daw na nagsalita ang asno? Yes, kasi kung babasahin mo yung talata, ginamit ng Diyos ang asno. No, sabi kasi dito, then the Lord opened. So, open, sino nag-open? Ang Lord, the mouth of the donkey. So, the power of God siguro no nagmanifest doon sa donkey, and she said to Balaam, what have I done to you that you have struck me these three times? So meaning ginamit ng Diyos ang bibig ng asno para pagsabihan si Balaam, kasi ang sabi kasi dito eh, she laid down under ano ba 'to, sana 'yon, oh. Then the Lord opened the mouth. Oh, then the Lord opened the mouth. Binuksan ng Panginoon ang bibig ng donkey. And she said to Balaam, o ginamit ng Panginoon ang bibig ng donkey para magpagsabihan si Balaam. Yeah, wala namang imposible sa Diyos eh. Diba? Oh, yeah. Oh, ito pa. Sabi dito ni Apostol Pedro, datapwa siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ginamit ka ng Diyos ang asno para pagsabihan si Balaam. Pagsabihan, talagang pinasalita. Isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. So literal talaga, Bro Rex, na nagsalita ang asno. Literal. Anong wika kayo ginamit ng asno? Eh di yung wika ni Balaam. Wika ni Hebreo. Yan, Balaam. Gusto ko si Balaam, ano wika ginamit niya para maintindihan ng asno? Eh, yun ang isis mo. Ano siya? Hebreo ba siya? O ano? Basta kung ano yung wika ni Balaam, dun siya kinausap ng asno.
Very good. Okay, tingnan natin kung anong sagot. And Balaam said to the donkey, because you have made sport of me, I wish I had a sword in my hand, for then I would kill you. And the donkey said to Balaam, am I not your donkey? Apanin, so wala naman sinabi dito kung anong uri ng wikang response ni Balaam. Basta nagkaroon lang ng conversation yung donkey sa pamamagitan, nagkaroon ng conversation si Balaam at ang Panginoon sa pamamagitan ng donkey. Yun lang, wala namang sinabi dito kung anong uri ng lingwahe ang ginamit ni Balaam. Hmm. Si Christian Prince, ang tawag niya sa kanyang mga katalakayan, donkey. Okay. Okay na po? Okay ka naman. Noong panahon, yung talata na yan, mula Numbers 22:21-39, meron siyang kasama dalawa dyan na tao. So, nag-uusap yung dalawa, yung donkey, saka si Balaam, yung dalawang mag-amo. So, yung nag-amang susulit, nagsasalita, maaaring sa part-time na yan, silang dalawa na nagkakaitindihan. Yung dalawang kasama ni Balaam, maaaring hindi nila naitindihan kung nag-uusap nga yung dalawa, yung amo, saka yung donkey. Tama po ba yun? Pwede, ganun mangyari kasi ang ano teka, naman, teka. Saan mo nabasa yan, bro? Ano, saan talata yan, bro? Siguruduhin ko lang. Hindi, gato yan. Yung numbers, pagbabasa yung buong story ng donkey and Balaam, 22:21-39. Meron siya dalawang kasama dyan, parang escort. Dalawang tao yun, escort niya. Papunta kay him, sino man yung puntahan niya. Ang haba na. Na po, bago mag 21 Balaam, his donkey, and the angel. Yun, ang anghel. Pero yung anghel, di nakita ng dalawang kasama ni Balaam. Yeah. Di na, siguro din natin yung dalawang kasama ni Balaam, na yung donkey, nagsasalita sa wika ni Balaam, at si Balaam sasalita sa wika. O nakakita niyo dalawang mag-amo, in short. Tama po ba? Teka. Brother Rex, teka muna, may lilinawin lang ako, ha. Okay. Kasi nung binasa kasi ni John Lee, sabi mo, yun. Ano ba to? Alam mo na ang sagot? Ito yun. Kasi meron tayo sa simbahan na dalawang uri ng tradition. Capital T saka small T. Tama po ba sabi ni Father Benny kagabi? Hindi yun, bro. Ang lilinawin ko lang ganito. Sabi mo kasi, nung nagbasa si John Lee, yun. Ibig sabihin ba, alam mo na ang sagot? Nagkakaintindihan tayo. Dalawa yung, nagkakaintindihan yung messenger. Hindi. Alam mo na ba ang sagot? Medyo. Ba't ka pa nagtanong? Hindi, ganito yun. Ano to? Nagkikipagsubukan ka, bro? No. Kasi di ba meron tayo tatawag na speaking of tongue kagab na pinagtatalunan noong panahon ninyo? Lang araw na yung speaking of tongue ninyo. Yung shalala. Tama po ba? Hindi naman naitindihan ng tao yung sinasabi niya shalala at wala rin nakakatindi sa kanya ng shalala niya. Samantaling kwento na yan, na breaking barrier ng asno sa kanibala, yung mag-amo, yung message ng donkey, naitindihan ng pinagsasabihan niya. At yung usap niya, naitindihan naman ng donkey, dalawang uri ng nilalang na magkaiba, pero nakakaitindihan sila. In short, you're speaking of tongue to understand each other in their own language. Yeah. So ngayon, parang so ang imong sabihin para nag-speak tongue yung ano yung donkey. Parang ganoon. So ngayon tao tayo. Sinasabi nila nag-speak yung mga ibang kapatid natin na nagshalalala, na hindi na nila naiintindihan yung shalala nila at wala rin nakakaintindi na shalala nila. Sabihin, hindi yan speaking of tongue ng Catholic Church, whether is tradition capital letter or tradition small letter, wala siya doon sa kategory na yun. Kasi Padre Pio, di nagsasalalala. Bro, ayun. Nakuha ko na yung punto. Ganda, patatanin ko lang muna si Bro Wendel. Bro Wendel, bro, kasi kagabi, bro, may pumasok na isang pari dito. Tapos, mayroon ba tayong turo, bro, na tradisyon with capital T at may tradisyon at small T? May ganun ba? Wala pa kasi akong narinig na ganun na turo eh. Ano ba ibig sabihin nun, bro Wendel? Yes, meron tayo na natalakay yan sa seminaryo, bro. Pero tandaan natin, no? Yung sabi nilang shalala, ibig sabihin na doubling words 'yon, bubbling, no? Bubbling. Oh, bubbling. So, yung speaking of tongue, speaking in tongues. Tandaan natin. Yun po'y extraordinary gifts.
Ano po ba ang guidelines ng simbahan sa Lumen Gentium number 2? Malinaw po. Sa Lumen Gentium number 2, ang extraordinary gifts dapat umano hindi hihingiin sa sino mang sumasampalataya. Ano po ba yung extraordinary gifts? Yun, speaking of tongue, pagbubuhay sa patay. Pwede po ba mag-practice tayo dahil gusto tayong bubuhay ng patay? Mag-practice tayo, kuha muna tayo ng patay upang bubuhayin natin? No? So, malinaw, sa Lumen Gentium number 2, walang sino man dapat hihingi sa tinatawag na extraordinary gifts. Nasa guidelines natin yan. Pero yung mga kapatid natin na nagsunod, lalo na sa loob ng simbahang Katoliko, ano po ba ang sabi ng mga eksperto natin, sila si Father Nonet, saan galing ang kanilang guidelines? Galing sa Protestante. Kaya nga, nabahala dito ang PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists. Bakit? Daming gumagawa nito na posis na, nagiging posis. At isa na dyan, sa isang diocese na nakipagdibati pa sa akin, no? Tungkol dyan, leaders yan ng charismatic, pero dumaan siya sa Office of Exorcism nila ni Father Darwin dahil nagiging walking posis pala. Oh. So, malinaw, ang sabi ng Lumen Gentium, walang sino mang hihingi. Halimbawa, extraordinary gifts. Isa sa mga extraordinary, yung tulad sa mga sugat, stigmata ni Father Padre Pio. Yun ang pinaliwanag ni Father Nonet Legazpi. Pwede po ba? Dahil gusto mo, kuha ka ng thumbtacks, mag-workshop ka, o sige, lagyan nating thumbtack. Simula ng kunting sugat. Magmalaki ito, magiging stigmata na. Yun po ang explanation sa Lumen Gentium number 2. Dahil pag hihingiin umano natin yung extraordinary, diyan napapasok ang tinatawag na pride. At ang pride ay virus ni Satanas. Yun po, Brad Jando. Meron akong ano, meron akong, may sinin sa akin na nakalimutan ko lang saan, kundi ko na-save kaagad eh. Sinin sa akin mga pictures na pinapipili yung membro. Alin dito ang gusto mong ano, i-request sa Panginoon na extraordinary na gift. Doon. Nakalimutan ko lang, hinahanap ko ngayon eh, saan ko na-save yun eh. Doon nanonood siya ngayon, i-send mo ulit sa akin kasi... para ma-save ko at may pakita sa ano na merong ganyang grupo na nag-ano ng guidelines na pili kayo o anong gusto nyo extraordinary gift. Ganun ba? Doorway kasi Tata. Yun eh. Brother Tata. Yun ang pahayag kagabi ni Brother John, di ba? Humingi siya ng Espiritu Santo din tapos bigla lang siyang mag-speak ang tongues. Doorway yun. Doorway, di ba? Oh, pero pwede naman tayo kakanta, Brother Jando. Mayroong kanta yung shalala, di ba? Shalala, shalala, shalala in the morning. Oh, pwede na kanta yun, shalala. Okay, every shalala, every woo-hoo-woo. Yan yan. Ayan, maganda yun, maganda yun. Oh. Yung sinunatan nila... Radyando, nauna natin yes. Tinalakay ito, lalo na ang mga galing sa mga eksperto mismo na mga kaparian sa discernment of mystical phenomenon. Nananawagan na kung may mga pari man na nagsagawa ng workshop tungkol dyan, kung maari itigil. Dahil sa iba't ibang mga office of exorcism, kami kahit dito, ang dami nga, lalo na yung mga miyembro ng miyembro at mga opisyal ng grupo ng Holy Infant, no? Ilan ng mga kasama nila na gumagawa diyan na nadala sa office. So, dami talaga. Kaya 'yun ang
Tandaan natin na ang PACCI, Philippine Association of Catholic Exorcists, ay ilalim siya sa umbrella ng una sa Commission on Liturgies sa ating CBCP at Commission on Doctrine and Faith, no? So kaya kailangan talagang makinig. Halimbawa, isa sa mga tinalakay ko, may nagpadala sa akin, Brother John Do, na pare, no? Sabi niya, sa kanilang diocese umano, ito makita ninyo ang imahen ng Our Lady of Mediatrix. Sa lipa ito, lipa, no? Our Lady of Mediatrix. Nakita niyo ba ang kamay? May dumadaloy, may mga lumalabas dito na oil, yung langis na mabango. Oh, tingnan niyo. Ito, makita ninyo, oh. 'Yon, galing 'yan, nagsimula 'yan sa nakalipas na Holy Week. Oh. So, ang kaibigan nating pare nag-message sa akin, nagpadala sa naturang video. So, aware na umano ang kanilang diocese tungkol dito para sa kaalaman sa lahat. Pero silent sila. Kaya pinadala natin sa eksperto, Father Winston Cabading. At sabi ni Father Winston Cabading, dahil ang naturang imahen ay sa lipa Carmelite connected, huwag niyong paniniwalaan. Bakit huwag paniniwalaan? Ang CBCP naglabas na ng opisyal na pahayag tungkol diyan, no? At ipakita ko ang bahagi sa CBCP na inilabas. Ito po ang inilabas sa CBCP, Commission for the Doctrine of the Faith, July 9, 2016. The belief in the private devotion of our Mother Mary, mediatrix of all graces, is centuries old and should be fostered as private devotion. But it must not to be based on the alleged lipa apparitions that two popes have already judged as in an authentic. So yung sa lipa mula kay Pope Pius XII at ni Pope Francis naglabas na hindi yun tunay, batay sa napakataas, may kopya ako sa desisyon sa congregation, no? So pero alam natin na dami pang mga sumasampalataya na matigas talaga, nagpatuloy pa rin. Ito ang sa Vatican, ito haba talaga ang desisyon, no? Ang haba ng desisyon at pinawalang bisa dito ang desisyon ng ng obispo, si Archbishop Argelis, no? Pinawalang bisa sa desisyon ng Vatican. So anong ibig sabihin nito? Bakit ko ito iniugnay? Dahil kumakalat talaga ang video. Parang safe tayo, parang di tayo madaya, mas mabuti na makinig tayo sa simbahan at sa mga eksperto. Yun po, Brad Jando. Okay, thank you, Brother Wendell. So, yun ang kanyang kasagutan. Okay, Brother, okay na ba yan, Brother Rex? Ginagalang opinion ko tungkol sa speaking of tongue ng mga iba nating kapatid na shalala. Regarding sa speaking of tongue, ano yan eh, hindi, dapat naitindihan mo yung sinasabi mo. Pangalawa, at yung kagabi kasi inobserbahan ko siya, saka yung iba pang mga gano, nag-speak tao sila, nakipag-usap sa Diyos. Actually, di mo kailangan mag-speak of tongue, hindi mo na itindihan sinasabi mo sa Diyos dahil alam na yung Diyos ano sa puso mo. You have to speak in your mother, you have to speak in your mother tongue to speak to God. Kaya nagpunta si Jesus Christ sa earth eh, para maintindihan mo siya na ginagamit niya ang wika natin, yung Holy Spirit sa mga apostol. Nangaral sila, nagamit ang mother tongue natin. Nagpunta sa Spain, sa babasa. Hindi naman sila nag-aral na kolehiyo.
Pupunta na sila doon. Pero nagsasalita sila sa wika, naiintindihan ng mga nasa lugar na yun. Wow, sa Pilipinas. O nung wika nandito dati, naiintindihan tayo. Maintindihan natin sila at maintindihan na tayo na speaking of tongue. Hindi siya hinihiling. So kung may pag-usap ka sa Diyos, sigilan mo na siya lalala na hindi mo naiintindihan dahil ito ay pinagbabawal na rin sa simbahan at higit sa lahat, gusto na Diyos marinig ang gusto marinig ng Diyos ang hinihiling mo pa'y pag-usap sa kanya, naiintindihan mo rin. Yun ang opinion ko. Speak what you understand to God. Yun lang. Eh yung kagabi, tinanong ko kagabi si Yuri, ano ang dahilan ba't nagbibigay ang Panginoon ng speaking of tongues? Sabi niya, for evangelization. Yung ginagawa mo, evangelization ba yan? In other words, yung shalalalala, kalukuhan lang yun. Yes, totoo. Thank you, Brother Rex. Thank you. Brother Rex. May pandagdag na kaalaman. Na may dinagdag si Rex sa akin na idea. Tama yung asno. Buti pa asno naintindihan ni Balaam. Itong mga nag-speaking tongues, ito hindi ito naintindihan ni. Oh, thank you, Brother Rex. Salamat sa idea binigay mo sa akin ngayon. Thank you. Hello, Brajando. Ha? Brajando? Yes, Brother. Yung sinabi ni Father kagabi, yung capital T, tama? Yung tanong ni Junry, Brad Junry. Oh, capital T daw. Oh, bro, ano yung capital T? Small T. Oo. Ganito po 'yan, no, sa theology, pag sinabi mo capital T, yung po yung mga kasi ang ano natin kasi ang turo ng simbahan po, may tinatawag tayong 5 D's of faith. Ito po yung guide natin. May tinatawag na deposit faith, may dogma, may doctrine, may discipline, at saka mayroon pong devotion. So yung pong sinasabi ni kagabi ni Father, yung pong tea yun, yung po yung nasa deposit na. Pag sinabing deposit, noon pa yan, yung kung naalala ibig sabihin, diba ibig sabihin mo, Angel, pag capital T, divide na. Yung po yung procedure, ang sinasabi dyan, lahat ng, yung capital T kasi, to be specific, yun ay mga turo ni Jesus lahat na hindi ayan, pwede magbago. Divide yes. Dogma nga. Divide tawag dyan. Pag hindi magbago, divide. Yes. So, deposit yung capital T. Yun. Yung mga T naman, kahit po si Jesus noon, inano yung Pariseo noon. Ano yung tita tradition nila? Kung naalala nyo, yung bawal kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Ayan. So, that's yes. Pariseo na tradition nila na small T. Gayun din naman po ang nangyayari ngayon, meron naman tayong talagang sacred tradition, lahat po yan, biblical yan, yung naman Santa Cruzan, kung naalala nyo, dapat ang pinakapuso nun sa Santa Cruzan, yung ano, lost of the cross. Yung po dapat ang pinakaano nun. Ang ginagawa ngayon, tradition, ang ginagawa ngayon, imbis na focus tayo sa sacred tradition, tungkol sa cross, kabanalan, ang ginagawa po ngayon parang ano eh, alam mo, contest, beauty pageant. So doon, yun po yung sinasabi ni Father na minsan nag-iiba. But yung T, na big letter T, hindi po pwede mag-iba yun. Yung pilgrimage, yung procession, lalo na yung venerations of the saints. From Old Testament to New Testament, nandun na po yun. Yun po yung hindi pwede mawala yung tinatawag na big T. So yung small T, changeable po yan. Parang kultura na lang yan. Yun lang po ang pag-aaral. Para sa akin, depende siguro yan sa ano sa grammar. Kasi kung titignan mo yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, small t yung tradition dyan eh. Pero, Brother Jando? Yes, Brother Tata. Ang tanong, isang topic ko natin, isang na-discuss natin kagabi patungkol sa liturgy. Ang tanong, yung liturgy, nabilang ba yun sa letter T? Oh, yun. Yung ano eh. Ang sabi ng obispo namin na ang ordained priest lang ang mag-lay of hands. Ang tanong, sa letter T ba yun as small T? Sabi ng obispo namin, ang ordained priest lang ang mag-lay of hands. Yeah. Letter T na as small. Basta, yung ito, basta sa akin, si San Pablo natutulo ng tradisyon, small T. Ayan. So, next tayo sa magtatanong, dito tayo kay Claire. Brother Claire, good evening. Hello, good evening. Marinig ba ako? Yeah. Marinig ba ako? Yes, narinig ko. Ako pala si John Mikkel, yung account lang gamit. Yung account nila is yung sa ate ko.
Ay, ko yun dyan, Michael. Opo, opo. Yun lang. Gamit ko yung account niya, yung Zoom account niya. Anyway, good evening pala, Brother Chen. Sa lahat ng mga ano group team ng ano punto pro punto. Hindi lang kasi ako makatulog masyado kagabi kasi nung na-discuss ni Father Bernie kagabi yung ninyo yung ano yung laying of hands. siguro before ako magtanong, i-share ko lang yung experience ko siguro. Because dati kasi sa trabaho ko kasi teacher ko kasi ako by profession. Dati sa trabaho ko sa Surala, jumalayo sa amin dito sa Genusan. Nung bago ako umalis doon, so we had our retreat, and then yung invite namin na pare is OMI. Maganda rin yung karanasan ko doon, yung nalala ko yung mga events doon nung nag-retreat kami, kasi may laying of hands kasi yung ano doon eh, nangyari doon, may part na laying of hands kami. But ang maganda kasi doon sa mga ano nung nagpakinig, especially sa mga punto-punto team, is yung bago po kami nag-laying of hands, sinugurado po ni Father, kalimutan ko ni Padre, na nag-confess kami sa kanya. So talagang napakahaba nung oras na nag-confess kami lahat. So parang gusto ko lang siguro idagdag doon kay Father Bernie kagabi, kasi talagang napakadelikado kapag especially narinig lang yun ng isang simpleng ng atin bilang mga lay person, no, lay people, na okay lang na mag-lay of hands. But doon kasi magtatalo kapag yung isang tao is nasa state of mortal sin, no? Paraging inuulit ni Bo Windel at saka ng mga exorcist priest. So, tayo na nakinig lang doon sa sinabi ni Father Bernie kagabi na okay, mag-lay of hands kasi may mga bishops na ganun. Kasi authority. The problem is, yung kapag yung nasa state of mortal sin yung tao, so talagang doon magkakatalo. So parang walang, yun nga, delikado. So okay lang siguro yung lay of hands kapag may authority o pag may ordained person sa grupo. Example, no, yung sinabi ko kanina sa retreat namin, si Father, yung MI, na habang ginawa namin yung laying of hands, parang ano kasi yung healing kasi yun sa part ng retreat namin. So kasi may authority doon sa amin, may ordained person sa amin. So yun, okay yun siya. Tsaka nag-confess kami noon. No? So for them, parang pangdagdag ko lang po doon sa kay Father Bernie kagabi. No? Parang may, parang hindi lang ako matulog sa parang medyo may, parang may kulang lang talaga. No? Kasi alam ko rin na parang nagdududa rin siguro yung iba sa atin ngayon, sa atin kagagabi. Kasi ako bilang isang dating seminarista sa kabilang isang guro. So talagang may napapansin ako. Pag may napansin ako, talagang gusto kong sabihin. Yun lang din. Ang tanong ko lang po kung sino yung gusto kong magsagot. Siguro si Brother Windel. Tama po ba yun sa isang nananampalataya o sa isang katolikong nananampalataya na kapag gusto mong tulungan yung isang tao, especially yung family member ninyo, is yun nga, yeah, connected sa sinabi ko, sa na-share kong experience, powerful ba yung laying of hands mo, the fact na meron yung haka-haka na sinasabi sa atin, turo din minsan ng simbahan na hindi pwede yung laying of hands at pwede yung laying of hands, no, kasi in-instruct yun, may authority yung nagsabi nun sa inyong parokya, especially sa parish nyo, especially bishop, no? So yun yung parang tanong ko eh. So powerful ba yun o parang ano, problematic yun ba? Maraming salamat sa pag-alaw sa akin. Okay, go ahead. Brother Windel, sa'yo daw ang tanong. Brother Windel, sa'yo ang tanong, Brother Windel. Hindi ako nakinig kaniya. Ongoing ang message namin ni President Ryan kasi sa National Convention. Pero nagtanong tungkol sa
di ko ang buong tanong, di ko na pakinggan. Una, kapatid, alam naman natin na yung pag-lay hands ay intended for the ordained ministers. Kahit pa kung yung authority ay nagsabi na sige, mag-lay hands ka. Sa, kung natandaan sa pag-ati namin ni Father sandali muna, naghang ako dahil bago lang dami talagang nag-visit sa akin ngayon para bukas sa convention. Father Darwin, no, una sa UST sinabi ng mga founding fathers ng Pachi sa mga exorcists, huwag niyong i-delegate sa mga lay ang gawain na para sa exorcist. Iyan talaga. Dahil, sabi ni Father Sikia, napakadelikado po. Napakadelikado. Okay. So, tinanong siya, how about yung mga nagsimula na yung mga lay pinapayagan na mag-deliverance? Sabi ni Father Joseph, okay, magpatuloy sila pero huwag silang gagamit sa PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists. Delikado. Sa mahigpit na role sa PACE, ang mga lay dapat taga-assist lang ng mga exorcist. At yun ang gusto ko. No? Ibig sabihin, kami lang ang mag-interview. Kami lang ang mag-follow up. Kami lang ang maganda sa mga pwedeng babasahin ng pare. Yun ang gusto ko. No? Ang pare ang manguna talaga. Pero sa obedience din, dahil yung aming chief exorcist, magsabi, i-handle mo ito. Kaya ginagamit ko ang deliverance. Pero, ulitin ko, para safe, dapat ang manguna ang mga exorcist talaga. Okay, how about kung ang lay, pinahintulutan naman, nagkumpisal ka naman, pinahintulutan ka naman sa superior na magsagawa ng ganyan. Si Father Chad Refriger, sabi niya, delikado pa rin sa usurpation of authority. Yun, baka tamaan tayo sa usurpation of authority. Kaya, careful talaga. So, pag ako mag-deliverance, hindi ako mag-lihans. Ang Benedictine cross ang gagamitin ko. Dahil delikado sa usurpation of authority. So, sabi kasi sa gathering sa UST, kailangan alam natin kung saan lamang ang ating hangganan. Huwag kayong, sabi ni Father Joseph, huwag kayong mag-cross sa hindi niyo dapat gawin. Yun ang gusto ko, na dapat ang mga exorcist talaga, lalo na sa iba't ibang ang manguna, hindi ang lay. Yun po. Okay. Thank you, Brother Wendell. Okay na ba yun, Brother Claire, o may follow-up ka? Okay na? Okay na. Yun, so okay na daw. Okay, lilipat ako sa isa namang tatanong naman, si Ireneo Tovida Jr. Ireneo Tovida Jr., good evening. Good evening po, Brother Chendo. Bali, i-confirm ko lang po, Brother Chendo, sa narinig ko dito sa sa Talakayan. Kasi regarding sa laying of hands, kailangan kasi narinig ko na kailangan ordained minister at kailangan may authority. Okay lang po ba yan, Brother Chendo, na mag-lay ako ng hands bilang isang tatay sa tahanan, mag-lay ako ng hands sa aking mga anak, sa aking asawa, kasi mayroon po akong authority due to sacrament of marriage. Yun, sa sawa ko, sa family ko. Okay lang po ba yun na mag-lay ako ng hands, i-pray over ko sila? Parang ganun. Natural authority, Brother Wendell. Okay ba daw?
Yes, meron kang spiritual authority sa mga kasapi sa pamilya mo. Pwede. Pwede ka. Huwag lang sa hindi na kaanib sa pamilya. Kaya nga, naalala ko pa yung tinalakay noon sa gathering ni Father Winston Cabading, Order of Preacher noon, sabi niya, yun umanong ninong ka, kailangan pa umanong sisiyasatin kung pwede ka bang maglihans, pwede ba ang authority ni mo sa ninong. Pero ang sigurado na meron kang spiritual authority sa kaanib ng pamilya mo. Okay po, salamat po, Brother Wendell at Brother Jendo. Yun lang po. Okay, thank you, Brother Ireneo. Salamat sa iyong katanungan, no? Dito naman ako kay Benedicto Imuan. Benedicto Imuan, good evening. Good evening, bro. Tanong ko din lang kung yung bang ginagawa ng mga charismatic members, no, na nagdadasal na nakataas ang kamay, okay lang din ba yun? Hindi, bro. Yun ang sinabi ngayon ni ano ni Brother Winder, hindi daw. Okay. So, ang proper way talaga talaga isa, para bang proper way na pagdadasal, dapat pa naka-ano lang yung kamay, naka-cross? Naka-ganan lang, oh. Okay. Yan lang. Yung pagdadasal sa, ano, yung tinatawag na, ano, yung midnight prayer, no? Kunwari, meron kang solemn prayer na ginagawa na meron kang dedicated na oras at nakataas ang iyong isang kamay, hindi rin pwede yun. Naka-ganan? Oo. Oh. Brother Wendell, laka ganun. Bro, ibigay mo na sa mga kasama natin. Nag-reply pa, Kusma. Spiritual ano to eh, spiritual. Brata, ganito brata. Nakita ba ako sa screen? Opo, opo. Sige, ating sagutin na lang kay... nag-reply din po ako ni Press Ryan sa ang National President kaya may gusto siyang iparating. So sige lang. Okay. Ayaw pagbanha diya, Brata, ha? Okay, walang kuan. Secreto yan. Secreto, secret votes. secret, baluting man tayo. So, ang yung Brother Jando, yung magdasal na yun ng ganun, ang kamay, yun ba ang gusto niyang ipasabihin? Yes, oh, so, yun. Kunwari, meron kong solemn prayer, no? Kaya midnight, oh. Nakataas ang iyong kamay. Kayo lang mag-isa. Yes. Kayo lang ang, oh. Depende, wala namang specific na turo ang simbahan na kung ano pa ba. Pero ang pinakamabisag, yung magluhod po kayo, magdasal, yun ang pinakamabisa. Katulad ni Jesus na. May sinasalo lang po, nasa kama po ko. Nasa kama lang po ako din nakaupo din pero nakatawas ang aking mga kamay praying with God. Yun ba hindi ba pinaroon yun? Okay naman yun dahil po comfortable ka para sa iyo pero kung gusto kag sacrifice yung lulod kayo. Diba? Okay. Yun ang biblical kahit nabasahin natin ang Biblia ang lahat ay lulod sa kanyang harapan. So kung pwede, lulood tayo. Wish po sa mabasa sa Biblia. Yung pong ano po, yung pag mag-rosary kami as a family, no? Pero nasa higaan po lang po kami, okay din lang pa yun. Sa ano? Pag nasa higaan? Yung ako, asawa ko at saka anak ko. Pero nasa isang po kami na nakaupo sa higaan. Okay. Wala bang ano yun? Paano ba yun? Okay lang okay. Ba yun? Okay laman siguro, pero ang tendensya yan, palang mag-ano ka, inanto kayo. Pag inanto kayo, hindi na kayo makatakbo. Hindi naman. Kasi ano lang, before ano naman, before matulog. Okay. Mayroon kami experience, hindi na lang natin pinangalanan sa aming grupo na mag-gago kami mag-ano, kailangan mag-rosary muna kami. Then ang aming isang kamasamahan sa palagay na mamaya na. Hanggang na atabutan ng mga 10 o'clock na tapos ng 10 o'clock, nag-rosary po kami, niya, naghiga siya. So, support mystery na hindi na sumasagot, nakatulog na siya. Kaya pagkatapos, ako na lang nag-deliverance sa kwarto, na bigla siyang na ano, so, na,
na nalampasan ng Holy Water, bigla siya naka ano nagising. So, mas maganda siya. Hindi natin kung ang concern din natin turo sa Biblia, kung ang turo sa Biblia ay luluhod eh. So kung pwede, luluhod tayo. Maliban lang kung mayroon na kayong arthritis o di na kaya magluhod, di ba? Luluhod. Pero kung ano lang, kung siguro sacrifice siguro, kailangan siguro magluhod, yun ang proper. Di ba? Okay. Yun ang proper. Yun lang. Pero depende na sa'yo dahil wala namang proper ng simbahan na ano, position. Pero biblical tayo, luhod ang itinuro sa Biblia. Kasi madalas kami pag ano, bago matulog, yun, rosary, no? Para bago magsimba sa table ng anong pandemic, nasa table lang po kami, pero nagro-rosary kami bago magsimba. Okay, okay. Sige. Okay lang. Sige, Brother John, no? Maraming salamat. Thank you. May wala na follow-up question, Brother Benedicto Imuan? Okay lang po, Brother John, no? Okay, so dahil wala na siyang follow-up question, babasa muna ako dito sa comment section natin based dito sa ano, sa dito naman sa comment section, babasa muna ako ha. Sa kanilang panahon, pag hindi na mo ginhawa, patay na. O yan, bibotal mo, pasayloon. Sabi naman ni Cyrus Kahayon, bago lumubog ang araw, kailangan malibing. Oh, sabi naman ni Renante Kapeding, syempre bro, alangan maglibing ka ng gabi. Hahaha, saan ba? Isip mo bro. Okay, thank you Brother Benedicto Imuan. So, wala na matatanong, wala na nakaraisan eh. Basta lang ako ng comment section ha. So, wala na nakaraisan. So, dito naman tayo mo sa... Basa no, ni Caroline Tomol, bro, kahit anong pilit mo pa sa aral nyo, wala kayong authority, hindi kayo nasali, simbahan tatag ni Kristo, kaya huwag mo ipilit kasi ang hawak ng Katoliko ay katotohanan at hindi mo yan maitatanggi. O, ito namin ni Jadlok Dajaw Junji, ang mga gamot noon ay mga pari, may mabasa sa Biblia yung mga sangla sa pari pinapunta, yun. Sabi ni Conoberto Retarino, iyan ka na naman, nagdadaldal ka na nanpasok ka ulit para makita ulit. Napapala, kakain mo sa pagkain inalay sa Diyos-Diyosan, no? Sabi naman ni Cyrus Conoberto, baka ikaw kasi hanggang dito ka lang. Okay, no? Yes, Brother Christian, go ahead. So, good evening po sa lahat. Magpapaano lang ako, Bro Jando. I just want to congratulate everyone. Kanina mayroon kasi tayong ginanap na election of Board of Governors sa ating CFD National. And congratulate ko lang po pala yung mga nanalo bilang bago nating mga Board of Governors and especially dito sa team kasi halos lahat ng punto por punto team eh nano si Bro Wendell, si Bro Kenneth, si Bro Tata, and especially talaga sa ating bagong CFD National President na si Bro Wendell. Oh. Congratulations. Akala ko ba hindi natatakbo si Brother Wendell, yung mag-focus sa kanya YouTube. Hindi, ewan ko lang bro, basta kanina. Okay, sabi ni Ate Linda Bagnas, may tatanong sana ako Bro Jando, pero wala akong link sa Zoom. Ang link sa Zoom ay nasa description po ng ating live, no? Okay, sabi naman dito ni Babimia Betson, ask lang po Bro Jando, eh yun sabi na kahit saan pwede magdasal ng Holy Rosary. Kung nag-walking while praying rosary, okay po ba yun? Okay, nag-walking while praying rosary, okay ba daw yun? Brother Tata, okay ba daw yun? Okay naman, Brother Jando, pero may retaliation. Ang isa sa mga kaso na nalapit sa amin, na nag-question dito sa Office of Exorcism, sabi niya, Brother Wendell, sa panahon na kami ay nagro-rosaryo, palagi kami inatake. Hindi pa kami nagro-rosaryo, hindi kami inatake. So pumalag yung demonyo dahil hindi na siya ang hamon yun. Lalapit na kayo sa tunay yung hamon, di ba? So mas maganda kung ang isang taong nag para sa kanya walking position, lalo na may psychic ability, mas maganda i-process muna yung patuloy ang mag-rosaryo.
Pero mas maganda, yun ang dahilan, yun ang resulta. Pag hindi pa kayo na proper na process and then sa undergo sa deliverance niya, sa pag-diagnose, medyo positive kayo na medyo process, walking process, dahil kadalasan yung may third eye o psychic ability, yun ang reaction. So dapat ang buong pamilya mo na i-process, tingnan yung doorway nila, at saka yun, patuloy ang rosaryo. Pero ang tanong, pwede ba siya mag-rosaryo kahit na posis siya? Pwede rin, pero ang kawawa naman siya dahil siya ang release baka ng demonyo. Okay, so may tanong dito sa ano, dito sa isa is, hindi ito tanong eh, ano to eh? Parang komentaryo, no? From false pastor Jerome Mendoza, Antonina Iglesia, straight from the Bible. Walang halong opinion. Ang founder ng Antonina Iglesia, ang Panginoong Hesukristo, Mateo 16, 17 to 18. Ano ang relationship ng Iglesia kay Kristo? Colossians 1:24 at Ephesians 5:23, Colossians 1:18. Then, ang iglesia pala ang katawan ni Kristo. Ang tunay na iglesia o tunay na katawan dapat nakapangalan sa Panginoong Hesukristo dahil siya ang founder at ulo nito. Ayan. Ano ngayon ang pangalan? Ang tanong ito, Brother Tata, ano masabi mo doon sa sinasabi ni False Pastor Jerome Mendoza na kapag sinabing sa Diyos, kailangan nakapangalan kay Kristo? Nakapangalan. Okay, maraming magandang tanong, Brother Jando. So, malinaw na yung ginagamit mong, common yung ginagamit, yun kadalasan gamit, magpapatunay ang mga iglesia ni Kristo pag mayroon silang yung mag-undergo kayo ng nakalimutan yung term nila, Brother Jando, yung ilang tapiko undergo kayo, alam lalo na sa tapiko na tortures, yun ang gamitin nilang sitas na ilang angkin na sila yun. Pero kung tingnan natin Mateo 16:18, hindi yung kinangalanan, di ba? Hindi naman sabi ni Kristo nga, sa tayo ko ang aking iglesia ni Kristo. Hindi naman. Pangalawa, yung Roma 16:16, kung ating basahin sa English, Churches of Christ, plural. Bakit siningular nila? Di ba? Plural yun. Churches of Christ, yan ang mabasa. Hindi yun Church of Christ, Churches of Christ sa English. Pero sa Tagalog, iglesia ni Kristo na naman. Pangatlo, kumpara sa kanila, yun na ang batayan na nagdala kayo ng pangalan ni Kristo, title, Iglesia ni Kristo. Ano na ba ang sabi ni Kristo sa Mateo 24:25, na sa huling panahon may magdala-dala ng mga pangalan niyang na mga falsong propeta. Falsong mga false prophet o false teacher, mga ngaral. So, ibig ba sabihin, ang lahat ng dadala ng pangalan ng ating Panginoon para sa kanila, genuine tunay na, so wala nang mini, wala nang piki. Halimbawa, hindi man si Manalo ang unang nakaparehistro sa Roman 16:16. Ang unang nakaparehistro si Alexander Campbell, ng isang Amerikano, noong 1872. Yun ang dahilan ng title niya is English Church of Christ. Ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang tunay? Dalawa na silang gangkin sa Roman 16:16. Di ba? Plus, na mayroon pang Kang Eli Soriano, Iglesia sa Diyos, yung 1 Timothy chapter 3:15. So, ang tanong, ilan namang tunay na simbahan pag ang lahat ng gangkin na sila ay ang sila ang tunay dahil po may title na Iglesia ni Kristo? Yun ang dahilan na ating itres ang context. Manilitan, hindi tayo magpunta sa laing ibang sitas, Brother Jando, yung Mateo 16:18 lang. Sino ang sinabihan? San Pedro. Ang tanong, saan ba sa San Pedro ngayon? Nasa kanila o nasa simbahang katoliko? Nasa katoliko. Pangalawa, kung si Kristo ang nagtatak, dapat ang kanyang simbahan ay banal. Diba? Isa lang, at siya ang nagtatak, ay bilang Diyos, is banal. Maliban dyan, si San Pedro, nagturo ba sa San Pedro na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang? Wala naman. Ang daming aral ng mga apostol na si Kristo ay tunay na Diyos.
Wala tayong mabasa kahit isang sali ng Biblia, kahit anong sali ng Biblia, isang sitas ng Biblia, nga ang isang apostol na ano lang natin, Brother Jando, yung tanong natin ni Peter Suliano. Ang aking tanong, leading question, yung aral ninyong iglesia ni Kristo na si Kristo ay hindi Diyos, ay tao lamang, aral ba yun ng mga apostol o aral ba yun ng mga iglesia ni Kristo? Yun ang aking leading question sa kanya. Di ang sagot niya, aral ng mga apostol. Hindi naman siya magsabi na, hindi ah. Pagsagot niya, amin lang yung aral, brother. Hindi yun aral ng mga apostol. Ah. Wala na kung tanong. Problema na yun. Pero ang sagot niya, aral ng mga apostol. Yung nagturo nga si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang. Sabi niya, aral ng mga apostol, brother. Ang tanong, sinong apostol nagtudlo o naturo o saan mabasa na si Kristo ay hindi Diyos, tao lamang? Anong kinukot niya? Isaias 48:9 o 5. Napunta sa Isaias. Diba? So, malinaw na malinaw nga, kung ititrace natin, yung ginamit nila, si Kristo ang ulo ng iglesia, ang kanyang katawan ay yon ang iglesia. Siya ang magliligtas sa kanyang katawan, ha? Yon ang iglesia. Ang tanong, brother, kailan po ba naisulat ang Epeso? O 60-64, eh. Kailan po ba naparehistro ni Felix Manalo ang kanyang iglesia? July 27, 1914. Ibig sabihin, nag-quote lang siya sa Romans 16:16, Epeso 5:23, ang kinasila ang tunay, pero kung decrease natin, malabong-malabo, Brother Zando. So, yun lang aking ma-share na sagot. Kumpara sa kanila, si Kristo ang nagtatag na iglesia ni Kristo. Patunayan ninyo, based sa Biblia. Okay, thank you, Brother Tata. Dito naman ako sa isang magtatanong naman, si Ligaya Nunez. Ma'am Ligaya, hello, good evening. Hello, good evening po. Hey, good evening, yes, sa lahat. Okay lang po ba kung wala akong video o hindi ako makikita? Yes. Brother Chando? Yes. Kasi ito po kasing Isaiah 66:23 po, Brad Chando. Ano po bang interpretation natin sa verse na ito? Dahil ang turo po sa mga Sabadista, sa bagong lupa at langit ay mayroon pa bang Sabat? Wala. Wala Sabat. Wala Sabat. Ang sabi dyan, ito, 22, basahin sa 22 ha, sabi ganito. Yes. Okay, kung po. Paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Alin daw ang tatagal? Ano daw ang mananatili sa bagong langit at bagong lupa? Yung lahi mo at pangalan. Hindi yung Sabat. Ngayon, ano ang ibig sabihin itong karugtong dito na tuwing araw ng Sabat at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan is walang day off. Ha? Kung titingnan natin yan sa ano dito sa ito, sabi dito, from new moon to new moon and from Sabat to Sabat, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Ano ibig sabihin dito ni Propeta Isaias? Si Propeta Isaias, kinakausap niya ang mga tao sa lingwahe ng mga tao. Ang lingwahe ng mga tao, may weekend sa lingwahe ng mga tao. Katinat, pakinggan mo yung ano, yung mga Sabadista kapag sila bumasa ng Genesis na at sa ikapitong araw pinalanginan o binanal ng Panginoon ay ikapitong araw. Tanungin mo sila, anong araw 'yan? Dadalin ka sa kalendaryo nating Gregorian calendar. Bakit ka dadalin doon? Dahil lang di mo mauunawaan yan kung hindi ka nila gagamitan ng Gregorian calendar. In which, out of context naman, kasi nung panahon sa Genesis, wala pang Gregorian calendar. So hindi pwede na ito yung gawin nilang batayan sa Genesis. Ngayon, ito naman sa Isaias naman, kinakausap ni Propeta Isaias yung mga Hudyo. Hindi ito maunawaan ng mga Hudyo kung hindi niya gagamitin ang kanilang mga wika. At ang wika nila, every week may weekend. Pag sinabi dito, ulitin natin ha,
from new moon to new moon and from Sabat to Sabat, halimbawa ganito, ako yung amo mo. Tapos ikaw trabahante ko. Sasabihin ko sa iyo, ligaya. Tatanong ka sa akin, sir, anong araw yung trabaho ko? Sasabihin ko sa iyo, ang trabaho mo is from Saturday to Saturday. Tanong, may day off ka, wala? Wala. O wala. Kung wala kang day off, may rest ka, wala? Wala. Wala. Kung wala kang rest, edi wala kang Sabat, tama? Yes. O ngayon, anong gawain ng mga anghel sa langit? Magdasal, mag-worship sa Panginoon. Ang tao pag namatay, magiging tulad siya sa anghel. Pag di na siya mag-aasawa, di na siya kakain, at magiging tulad siya ng anghel. Pag siya natulad sa anghel, anong ginagawa ng mga anghel sa langit? Mag-worship sa Panginoon, araw at gabi, walang tigil. Kung lalagyan mo yan ng Sabat doon, anong mangyayari? Anong gagawin nila? So, titigil. Magkaroon titigil sila so, ng break. Magkaroon sila ng ano, pahuway? Oh, paulay. Titigil sila. Pahinga sila sa Sabat. Sabi nila, pagdating sa langit, walang Dominggista ron. Ang nandun, mga Sabadista. Mga Sabadista na nandun sa langit, walang Dominggista. Eh, paano ngayon yan? Sa araw ng Linggo, nag-worship ang mga Katoliko doon. Kasi araw-araw eh. Eh, sila kanila, gusto nilang mag-Sabat sa Sabado. Anong gagawin nila doon? Pahinga, matulog. Kaya, walang Sabat doon. Ang ibig sabihin niya po, ni Propeta Isaias, kinakausap niya ang tao sa lingwahe ng tao by using the weekend. Ayan o. From Sabat to Sabat, from new moon to new moon, all flesh shall come to worship me. Ibig sabihin, all flesh, walang tigil sa pag-worship sa kanya. Walang pahinga, walang Sabat. Oh, so walang Sabat. Ano ang ibig sabihin yan? Oh, Ate Ligaya? Okay, thank you po, bro. Bro Jando. Yes, Brother Angel. May dadagdag tayo, sabi nila, Sabadista daw ay nasa langit. Oh, sabi nila, yes, bro. Walang Dominggista doon, Sabadista lang nandoon. Ah, patunayan yes. natin. Yan ang kanilang, ano. Ito po ah, sa Book of Revelation, tingnan natin kung Sabadista ba yung nakita ni San Juan sa langit. Ah. Tingnan po natin. Pakibasa po, Pahayag chapter 7 po, verse 9 po. 9. Okay, sabi sa 9 ganito. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit na puti at may hawak ng mga palaspas. Ano daw? Yes. Nakadamit ng puti. May right now. Nakadamit ng puti. May hawak nakadamit. Na palaspas. Mayroon nakadamit bang sa puti sa SDA at may palaspas ba sila? Wala kaming palaspas. Dati ako Seventh-day Adventist, wala kaming palaspas. Yes. Tama yun, bro. Amen ba? O yun na yun sagot. Katoliko po ang mga nandun. Puti, nakadamit puti at palaspas, hindi SDA. Salamat po. Okay, thank you. Okay, thank you po. Thank you po. Brother yes, brother Tata? Pakisagot na lang bilang SDA po kayo noon. Ang kiniklaim ng mga SDA, kadalasan, pag si Celebranes, halos lang SDA, sila ang nandyan sa langit sa Pahayag 14-12, di ba? Na yung mga banal na sumusunod sa utos ng Diyos. Ah, sila yon ang nagsunod ng utos ng Diyos. Ah, pag-isagot, Brother Jando. Hindi totoo yun. Dahil lahat ng SDA, hindi nila matupad-tupad yung ikasyam na utos. Eto, sabi sa 14-12 ng Revelation ganito, ito'y panawagan ng nagpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. Itong utos ng Diyos, ang kanilang unawa dito, Ten Commandments. Akala nila, natutupad nila ang lahat kasi ginagawa nila ang araw ng Sabat. Yun ang kanilang unawa doon. Eh kaso, meron silang ginagamit na talata dito sa, ano, sa Santiago dos Gis. Sabi ganito, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Lagi nilang ginagamit ito. Ibig sabihin, kayo mga Katoliko,
kahit sundin nyo ang siyam na utos, pag hindi kayo nangili ng araw ng Sabat, wala kayo natutupad na utos. O sila ngayon, balik na rin sa kanila. Ang mga SDA, lagi nga nangingili ng Sabat. Pero sinusuway naman nila, nakasulat dito sa Exodo 20:16, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Wala pang SDA na nakatupad niyan. Oh, sinong SDA ang aharap sa akin, sasabihin nila, natupad nila yan. Eh, pagbintangan pa naman tayong founded by Cesar, Emperador Constantino. Oh, tawagin mo naman tayo sa demonyo tayo sumasamba. Tawagin mo naman yung papa natin na 666. Ano-anong pinambibintang sa atin ng kasinungalingan? Yung sinasabi doon sa yung Peking Madre na nakapunta daw sa Roma. Sabi niya, dalawa ang Vatican. Vatican 1, Vatican 2. Sa Vatican 1, doon siya dinala. Sa Vatican 2, doon dinadala yung madre na ano, na napapabuntisan ng mga pare. Oh, tapos nakaharap pa niya yung sinong sa tupapa yung patay na nung panahon yun. Nakaharap doon niya, may kausap na malaking anino, may pula ang mata. Tapos, pumunta siya sa mga silid ng Vatican 1, na nakita niya doon isang kwarto, may pare doon nakapatong sa madre. O, kung ano-ano mga kasinungaling at binabibintang sa atin. O ngayon, natupad ba nila itong Exodo 20:16? Wala. Pag hindi nila natupad yan, anong sabi sa Santiago dos Jesus? Pag nalabag mo yung isa, nalabag mo lahat. O ano, paano nila masasabi sila yung nasa sa Revelation chapter 14 verse 12? Eh, bintangero masyado. Tinan mo yung ano. Yung, at saka, isa sa napakahalaga pagdating sa Panginoon, yung honesty mo. Yung honesty. Naalala nyo yung ano, talakayan ko with Jeffrey Rinyan? Pinatunayan ko na may bahagi si Mama Mary sa kaligtasan ng tao. Kasi niligtas tayo ni Kristo gamit ang kanyang dugo. At yung dugo ni Kristo galing sa nanay niya, whether you like it or not. Anong ginawa ni Jeffrey niyan? Mababasa mo ba na nagturo ang mga apostol na si Maria ay may kinalaman sa kaligtasan ng tao? O, di niya ako masundan doon sa ano eh, dugo. Doon sa dugo, di niya ako masundan doon. Wala siyang ginawa, wala siyang pinakitang ebidensya na ang dugo ni Kristo hindi galing sa nanay niya. Bakit? Ayon kasi sa Biblia, si Kristo nakitulad sa mga tao kung saan tayong mga tao ay kumukuha ng dugo at laman sa ating mga magulang. 2:14 ng Hebreo, sabi rito, dahil sa mga anak ay mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Eh, saan siya kumuha ng dugo at laman? Di ba sa nanay niya? Oh, yung laman niya, na ipinako sa krus, saan galing yun? Di ba sa nanay niya? Yung dugo niya na ipinangligtas sa mga tao, saan galing yun? Di ba sa nanay niya? Ba din nila matanggap kung ano-ano mga pasikot-sikot ng ginawa sa akin ni Jeffrey niya, di naman nakalusot. So yan, ibig sabihin, lahat, hindi sa badis na tinutukoy sa ano, Revelation chapter 14 verse 12, dahil walang ni isa mang sabadista ang nakatupad sa siyam na utos, sa ikasyam. Sa kanila kasi yun ang ikasyam, no? Yun ang ikasyam na utos. Huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Sino sa inyo ito ang nakikipag-dialog sa Sabadista through Facebook? Sa tingin nyo ba hindi kayo binabibintangan ng ano ng kasinungalingan? Meron ba kayong nakatalakay na Sabadista na walang sinabing ano bintang na kasinungalingan sa inyo? Si Alvin Sanchez. Oh, lagi nang sasabi, founded tayo by Constantino. Si Johnson Amican ganun din. Founded tayo by Constantino. Sino pa? Yung kasama ni Johnson Amican. Founded tayo by Constantino. Hanapan mo, saan mo nabasa na founder si Constantino ng Roman Catholic Church? Walang may pakita. Magdadaldal lang sila na nagsimula yan nung sa Sunday na dineklara ni Constantino na ang Sunday eh maging day of ano obligation diyan sa kanyang imperyo na sirado lahat ng mga negosyo. Hindi naman 'yun ang tanong eh. Nasaan niyo ba na nabasa na si Constantino, Emperador Constantino ang founder? Founder, walang mabasa. Puro bintang, puro paninira ang ginagawa. O paano sila natupad sa kanila yung Revelation chapter 14 verse 12?
ang tawag doon, nananaginip ng gising. Brother Tata, alas 10 na, lagpas na tayo. Okay. Nalingaw po ko. Nalingaw. Reply, Brother John. Sige, sige. Kayo na bahala, Brother John. No? 10 o'clock na. Wala? No. Inaway ako ng mga Sabadista dati. Sabi nila sa akin, ba't ka ba mas marunong pa dyan? Ikaw ba yung nakapunta sa Roma? Sabi ko pa okay. Sa kanila. Ah, ganun. So, ibig sabihin, kahit kasinungalingan, paniniwalaan nyo, basta atake sa Katoliko. Oh, nagbasa ka ng referensya, ayaw tanggapin referensya mo, gawa lang yan ng tao. Pero bakit pag ang topic inquisition, kahit anong referensya, binabasa nila? Kasi paninira sa Katoliko. Yun. Pero ang tanong ko sa kanila, Brother Rando, yung sa ibang salin, di ba, ang mga banal ay nagsunod sa utos ng Diyos? No. Ang tanong, kung sila yun, sino po bang SDN naging banal? Wala. Walang SDN naging banal. O, hindi sila. Tumutukoy hindi sila. O, di ba? Tumutukoy yun sa mga banal. Ang tanong, sino bang SDN naging banal? Walang namang banal sa kanila. Kahit ng santil mo siguro. Yan lang brother dyan daw. Maraming salamat. Actually, hindi nila masabi na perfect sila. Hindi nila masabi yun. Okay, thank you sa... Katanungan, Brother Jerome, pasensya ka na, lagpas na tayo sa oras, no? Sana kanina pa, no? Kasi kanina, mayroon tayong mahabang oras kaya hindi tayo naka-ano. O sa mga nanonood, gamitin yung sinagot ko ngayon kay Brother Tata, malaking tulong po yun. At saka sinagot ko kay Ate Ligaya, malaking tulong po yun pag may nakarapin sa barista. Okay, thank you po. Maraming salamat po. At bukas ng gabi, balik po ulit tayo for another night of doctrinal exposition. Hindi po matutuloy muna yung talakayan natin with pastor sa End Time Church kasi hindi pa niya ang iba yung role na gusto niya. Huli na niya nang tanggapin yung sinabi kong 5 minutes for 5 minutes kung gusto mo talaga ng banatan. Hindi pa sigurado kung meron siyang Zoom kasi ultimo messenger niya putol-putol. Yan, so wala pa no. Okay, try natin ba baka makapag-reschedule. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyo. At punta na po tayo sa ating closing prayer. Mag-closing prayer na po tayo. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.